Good evening, Armand Benko po of Colaico Foundation and KSK SMB Co-op. Our topic today is a topic interesting enough para bigyang pansin dahil marami na ang for the past, 2-3 years, marami ang hindi naman na bother, nag-gimbal, but got heard, were aware, pina-aware sa kanila, pinaalam sa kanila itong pinag-uusapan o pag-uusapan natin ngayon, bitcoins or cryptocurrency. Alam niyo ba 161% ang paglago ng halaga ng bitcoin the past 3 years? The past 199 days mula nung March 13, 2020 hanggang kanina, kaninang alas 9 ng umaga, 166% growth the past 199 days. Ano pong epekto nun? 50,000 worth of bitcoins. Nung March, nung kapapasok lang nung mga lockdowns, quarantines, yung 50,000 nyo noong March 13, 133,000. Yun ang sabihin ng 160 plus percent the past 199 days. That's as of kaninang alas 9 ng umaga. Ano ba to? Too good to be true? Scam ba to? Or is this a real great opportunity for us? Kaya yan ang episode natin today. An introduction on cryptocurrency, specifically bitcoins, para dito sa Peaceabilities sa CBRC.tv. An introduction of what cryptocurrency is. Cryptocurrency, galing po siya sa dalawang salita, crypto and currency. Medyo familiar siguro tayo doon sa salitang currency. Yung crypto is coming from a Greek word na ang ibig sabihin ay nakatago o sikreto. Currency naman, yung alam natin na currency, pera, or simply generally accepted, sabi ng Webster Dictionary. Anong ibig sabihin ng currency? Yung bagay na widely accepted. Tulad ng pera. So, cryptocurrency, pinagsama yung dalawa, ano ang ibig sabihin ng cryptocurrency? It is digital or virtual currency. Ano yung virtual? Yung nakikita lang over the internet, over the cloud. Hindi siya nahahawakan. Secured by, kasi nga cryptocurrency, itong tinatawag na cryptography. Cryptography. Yung cryptocurrency, currency, pera, yung crypto, ang buong salita nun, cryptography. Pag virtual currency, ang sinasabi, ito yung unregulated by a single authority. It's in electronic form. Kadalasan, nagpapalitan na itatago via software or via mobile, and virtual currency o digital currency, may kinalaman ng internet. Okay? Yung cryptography, ito yung sistema o technology behind it, securing, pinoprotektahan niya yung mga transaksyon over the internet sa larangan ng cryptocurrency. Ang pinakatawag dun sa technology, blockchain. Okay? Blockchain. Ang blockchain is a publicly viewed, available to the public na teknolohiya. Hindi siya centralized. Ibig sabihin, hindi iisang authority ang nagbabantay. Maraming nagbabantay, kaya tawag distributed. Decentralized, hindi iisa ang tumitingin. Blockchain technology, para siyang Excel o isang form of recording. Available sa lahat. Available sa publiko, walang iisang nagko-control. Public, distributed, decentralized. Unhackable siya. Even if it's in the internet, hindi siya ma-hack. Yung blockchain. Yung blockchain technology, hindi po siya na-hack. Ano naman yung Bitcoin? Tulad ng fiat currency, peso, euro, dollar, dinar, pound, tawag dyan fiat currency. Itong cryptocurrency,
meron Bitcoin at yung iba pang coins. So, fiat currency, cryptocurrency, fiat currency, peso, dollar, dinar, euro, pound, yen. Sa cryptocurrency, Bitcoin at yung mga iba pang malamang nakakarinig na ng mga iba't iba pang coins under cryptocurrency. Ang unang ginawang currency, pera, sa cryptocurrency ay yung tinatawag na Bitcoin. Siya yung una, pinakamalaki, pinakamatatag, pinakamatibay, pinakamatagal na cryptocurrency, type of cryptocurrency in or under the cryptocurrency. Sa Bitcoin, limitado ang supply na ang 21 million Bitcoins ay mabubuo o makukompleto sa taong 2140. Anong ibig sabihin yan? The basic law of supply and demand. Pag tumataas ang supply, mababa ang demand, bumababa ang presyo. Diba? Ang daming halimbawa, ang daming ani ngayon na sibuyas, hindi naman tumaas ang demand, bababa yung presyo ng sibuyas. Pag converse naman o baliktad naman, limitado ang supply, tumataas ang demand, anong mangyayari sa presyo? Tataas yung presyo. Kaya dito ang isang dahilan kung bakit sinasabi pataas ng pataas ng pataas ng pataas ang presyo ng Bitcoin. Only for this reason na supply of Bitcoin is limited. Limited. Pagkakaiba ng cryptocurrency sa fiat currency. Fiat currency, yung peso, dollar, euro, yen, dinar. Cryptocurrency, halimbawa ay Bitcoin at yung altcoins, decentralized sa cryptocurrency or Bitcoin, centralized naman kapag fiat money. Yung fiat money, dahil binibigyan ng guarantee ng pamahalaan kung sino yung nag-imprenta nito, legal tender siya. Ang cryptocurrency, hindi pa siya legal tender. Unlimited supply sa fiat currency, limited naman sa cryptocurrency, lalo na ang Bitcoin. Ang epekto noon, yung sinabi ko na kanina sa inyo, supply and demand. Limited supply sa cryptocurrency. Okay. So, sa aking pagkaalam, Union Bank pa lang ang merong Bitcoin ATM o crypto ATM. Yung mga nabanggit ko po, hindi lang sila ang exchanges. Kaya ako po sila binanggit na apat dahil yung apat na yan ay nasubukan ko na at ginagamit sa pag-buy and sell ko ng cryptocurrency, specifically Bitcoin. Kaya uso na rin yung tinatawag nilang cold wallet or yung para siyang USB thumb drive, ilalagay mo sa computer mo dahil accessible naman ng coins.ph, ang paylance.com, ang Abra, accessible naman siya sa over the internet, you just go to their website, i-transfer mo dun sa USB thumb drive mo. It's a specific, special USB thumb drive. Ganyan ang itsura. Hindi po kahit anong USB thumb drive pwede. Ang mga popular na brand niyan, Ledger Nano, Trezor, dun mo sinisave dun sa thumb drive. Yung binili mong Bitcoin sa Union Bank crypto ATM, may lalabas na papel, dapat itago mo yung papel na yon. Kasi yun ang record, yun ang patunay ng Bitcoin na inyong binili. O, yun, medyo old school pa, tatago mo yung papel. Ang hirap pong kopyahin nun. 34 characters yun. Hindi lang limited sa alphabet, sa English alphabet, hindi lang limited sa numbers, some other characters are also included. Paano ba makakuha ng Bitcoin? Aside dun sa sinabi ko sa inyong paraan, through the exchanges, peer-to-peer. Ako, merong Bitcoin, lumapit ang isang kakilala ko, kapatid ko, kaibigan ko, kaopisina ko, na gustong bumili ng Bitcoin, pwede kong ipasa sa kanya. Kung from my wallet,
kung digital wallet o miskin na yung thumb drive, kukunin ko sa internet, ipapasa ko sa kanya, makakakuha na siya ng Bitcoin. Kung magkano ang benta ko, mag-a-agree kami, bibigay niya sa akin yung fiat currency o yung Philippine peso niya, ipapasa ko yung Bitcoin. Peer-to-peer ang tawag doon. Dulo sa dulo, kaya tinawag na peer-to-peer. Yan ang pinakamadali to get a Bitcoin. Kailangan lang meron kang wallet. Pangalawang paraan to get a Bitcoin or Bitcoins, yung sinabi ko kanina, mga exchanges. Pondohan mo yung peso wallet mo sa isang crypto exchange, mula sa peso wallet mo dun sa mobile app, ilipat mo na sa cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, and the like. Yung iba, is it a scam? No. Is it a great opportunity? Yes, I will say. Ang peak price, pinakamataas na inabot na presyo ng Bitcoin, binanggit ko na kanina, nakita niyo siguro doon sa chart, December 2017, umabot siya ng $20,089. Mula sa presyo ngayong araw, yung presyo na nakikita niyo, hanggang sa pinakamataas na inabot niya, 85% potential growth yan. Ang fearless forecast, by December 2021, $40,000 per Bitcoin. That's a potential of mahigit mag-times 3 ang pera nyo. Kung ngayon kayo bibili at 10,872, shooting or target of $40,000 in 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Sita, masama pa ba yun? 268% growth potential, hindi pinapangako, potential. Your 10,000 pesos can become 40,000 plus or 268% potential growth. Ayos tayo, AA, hopefully tumaas ulit ng gusto value para mapang-mining na mga GPU. Sabi ni Via Desplana. Yes. Kaya hindi po profitable mag-mining dito kasi mababa ang presyo. 10,000 kumakatok doon sa presyong $11,000 per Bitcoin. Anong country na po ang gumagamit nito? Dito sa UK, hindi pa siya authorized. Yes, wala pa talagang bansa na out in the open, they endorse or they allow use of it. There was news 2 years ago, Japan and South Korea said they will use it as, they are seriously considering it as legal tender. Pero not out in the open yet. Pero kung iisipin nyo, kung yung dalawang partido, yung isa nagbebenta, yung isa bumibili, at nag-agree siya na Bitcoin, nag-agree silang dalawa na Bitcoin ang gawing pambayad, the government cannot stop them. Yun yung actually kinaiinis ng pamahalaan. Hindi ko siya ma-regulate. Lahat na re-regulate ng pamahalaan eh. Di ba nga itong pandemya, kulang na lang pati paghinga natin, face mask, face shield. Itong cryptocurrency, no government can regulate it. Kaya since they cannot regulate it, they do not authorize it. Okay? Sabi ni Alwin Adornado, paano pag gusto mong i-withdraw? Bubuksan ko po yung aking coins.ph. Ha? Ito po yung coins.ph ko. Okay. Lalagay ko lang yung yan, face ID. Okay. So, meron po akong peso. Nakikita nga ba? Well, meron siyang peso wallet. Meron siyang Bitcoin wallet. May Ethereum wallet siya. May Bitcoin Cash wallet siya at may XRP. Iba't ibang coins po yun. Pero ako po, Bitcoin lang. So, mula sa peso, paano napasukan ng peso itong coins.ph ko? Pumunta ako sa 7-Eleven. Pumunta ako sa Palawan, Palawan Express, Cebuana, Luwilier. Pinasok ko yung pesos ko, dinaan ko sa kanila, pumasok dito sa mobile app. Parang yung pag ginagawa nyo sa GCash, Paymaya. Pagkapasok ng peso wallet dito lang, pwede na akong bumili ng Bitcoin.
ang minimum amount is 1,000 pesos. 1,000 pesos, pwede kang bumili ng Bitcoin. Di may Bitcoin ka na, kung ito yung Bitcoin wallet ko, ayan po, may Bitcoin ako, op, hindi ko napapakita. Okay? And ito pala, pwede kong pakita. Oh. Kasi 1,000 pesos worth of Bitcoin lang ang binili ko, oh, yan na. Okay? Yung nabili kong Bitcoin, ang halaga niya na is 7,053. Kung ililipat ko ulit yan sa aking peso wallet, lahat yung Bitcoin ko na yan, ano, BTC, Bitcoin, Bitcoin wallet. Pag i-withdraw ko lahat yan, ang ibibigay sa akin 7,000 pesos. Ayun, oh. 7,000 pesos. Nakikita niyo po? Yun. Paano ko ilalabas sa coins.ph? Pupunta ulit ako sa Cebuana Luiler, yung mga payout facilities ng coins.ph. Pero definitely, na-withdraw ko na, Alvin Adornado, yung Bitcoin. Hindi talaga withdraw tawag doon eh. Bumili ng Bitcoin, binenta ko na yung Bitcoin. Ilang months po ba or years bago maging official na coins ang isang coin ng isang company na nais mag-join sa cryptocurrency? Very good question. Ano yung required na blockchain na tinatawag po nila? Sabi ni Mary Grace. Katulad po ng sinabi ko, mahigit 7,000 coins ang meron. 95%, baka mas mataas pa, basura po. Basura. Walang saysay. Okay? Walang saysay. May scam ba dyan sa cryptocurrency? Marami po. Marami. Saan may scam sa cryptocurrency? Yung tatlong player na binanggit ko sa inyo kanina. Sa exchange, akala mo bumibili ka ng Bitcoin, hindi pala totoong Bitcoin. Paano mo na lamang hindi totoong Bitcoin? Nung pinasa mo dun sa coins.ph, hindi tinatanggap kasi hindi totoong Bitcoin. So may scam dun sa exchange. May scam dun sa coin, yung tinatanong ni Mary Grace. Meron nagsabi sa company ABC, eto, meron akong XYZ coin. Tataas ang presyo nito. Eto, lahat ng dentista gagamit nito, mas mura, pambayad sa lahat ng dentista sa buong mundo. Gagamitin itong coin ko na ito. Walang nangyari. Naging ampaw. So yung coin mismo, scam or hindi scam, wala palang saysay ang inyong nabili. Kaya nga ako, I would rather stick dun sa una, Bitcoin. Take note, to buy the other coins, kailangan mo Bitcoin. Eh dito na lang ako sa Bitcoin. Malinaw na malinaw, kitang-kita, yung saysay o gamit ng Bitcoin. Maaaring hindi pa ako nakakabili ng Bitcoin sa Jollibee, sa supermarket, pero meron akong diretsyong kakilala, nagbilihan sila ng sasakyan, Bitcoin ang pinambayad niya. So, depende sa dalawang nag-uusap. Yung tanong ni Mary Grace, kailan siya magiging okay na Bitcoin? The moment it was created at nalagay dun sa coin market, existing legit coin na siya. Ang tanong, may saysay. May halaga ba talaga yung coin na yan? As I said, 7,000 coins. I can only parang bet on the top 5. Masyado na akong risky sa top 10 na nakalista na cryptocurrency of the 7,000 plus. Ilan po ang probability na mag-shutdown ng Bitcoin sooner or later? Nakakatakot po kasi na baka sa isang iglap mawala ang pera mo. Very good question. But your name is in characters. I don't know if that's Russian. Definitely it's not Chinese. Hindi ko tuloy ma-acknowledge yung kanino galing yung question. Sa isang iglap, yung wallet kung saan mo pinapatago, na-hack. Yan ang big news nitong linggo na to. Merong isang wallet abroad, isang exchange, na-hack siya. Pwede bang ma-hack yung coins.ph? Yes, pwede po siyang ma-hack. Kaya nga ang nauuso ngayon, yung USB thumb drive. Doon mo isa-save yung data ng iyong cryptocurrency, tanggalin mo sa computer, hindi na connected sa internet, nakatago doon. Si Mr. Francisco Colayco, pag binuksan ng kahadero niya, huwag sana siya magalit, binubuking ko siya. Meron siya doon, mga iba't ibang USB thumb drive. Cryptocurrency yun, doon sa kahadero niya. Okay.
So, yes, pwede ho siyang, kaya just like any other instrument, pera nyo sa bangko, pwedeng sa isang iglap, mawala, di po ba? Just like anyone, hindi ko kayo babalahin na hindi pwedeng, hindi, walang chance na hindi siya sa isang iglap pwedeng mawala. Kaya, sa cryptocurrency, your account, your bank, ikaw ang in charge. Wala kang ibang tatakbuhan eh. Hindi siya regulated ng Bangko Sentral eh. Sam Apelyanes, pwede bang mag-withdraw yung 50K na invest sa Bitcoin? Miski na 1,000 pesos na binili mo sa Bitcoin, pwede mong ibenta ulit. Ano po ang mas malaki ang kita? ETH or Ethereum or BTC, Bitcoin, kapag medyo maliit ang starting mo? Ako po, kung hindi man 1 million pesos ang pang-buy and sell nyo ng cryptocurrency, buy and hold, kung hindi po 1 million, kung nasa 100,000 lang yan and thereabouts, stick to Bitcoin. Reliable and profitable ba yung faucets for Bitcoin? What do you mean by faucets? I'm sorry, hindi ko po alam yun. Para sa akin, ang Bitcoin play lang is buy and hold. Buy it at $10,000. I'm waiting that it goes to $20,000. Itong batch ng Bitcoin na binili ko, I'm waiting that it will be $30,000. Itong last batch ng Bitcoin na binili ko, I'm waiting that it will become $40,000. Pag na-hit na yung $20,000, yung batch of Bitcoins na nabili ko, na ang target ko lang eh $20,000, ibebenta ko po siya. Ganun kasimple. Buy and hold. When you reach your target, sell. Hindi po ako nagbi-Bitcoin trading, Bitcoin options. I don't. Okay? I want to realize right away the target that I met. Sell my Bitcoins and kung ano yung proceeds, gamitin ko kung para saan. Kung saan ko nilaan. Okay? Ang dami ng mga tarong. Watching from Hong Kong, KSK Co-op member. Thank you. Christine Mendoza, nice. Possible bull run on December 2021. Yes, many are saying it will be a bull run. Sir, gusto kong kapatid ko sumali sa Bitcoin. Paano po ba? Nasa Japan po siya. Abangan nyo muna hanggang doon sa next episode. Ha? Leslie, ano daw? How to purchase po. Angelo, medyo balikan mo yung ano natin, nabanggit ko na. At least napakita ko yung sa coins.ph. AG Quezon Tan, awa ni Mao ni Amo. USA sa kung istokan. Ako, nag-ano kayo. How much is the management fund in Bitcoin? Iba-iba po. Sa coins.ph, I think it's about 2%. Ibig sabihin, yung binibili mo, babawasan nila ng 2%. Yun ang kanilang management fee. Kung sakali po mahak, may possibility po ba ma-recover? Yes, may possibility ma-recover. Pero most likely hindi. Hindi na. Ano po yun eh? Walang pinagkaiba na meron kayong pitaka, meron kayong pera sa loob ng pitaka nyo, burara tayong naglalakad sa labas, gabing-gabi na, lalaki o babae, tapos yung nagbibilang pa tayo ng pera sa labas, may dumating, hinablot. Pwede pa bang ma-recover yun? Yes, pwedeng habulin natin o hindi natin mahabol, pero kung sanay na po yun, sa pagka-hack o pagnanakaw, baka hindi na po natin mahabol. Okay? Punta ko din sa medyo dulo. Paano po bumili ng Bitcoin using coins.ph? Mary Grace, kailangan mong lagyan muna ng pesos, yung peso wallet mo sa coins.ph. Tapos doon, mula doon, minimum 1,000 pesos. By mere swiping, makakabili ka na ng BTC or Bitcoin. How to claim po? What do you mean by how to claim? Kasi po parang Globe GCash, kung familiar kayo, yung pagpasok, paglabas ng pera sa mobile wallet nyo, coins.ph is also a mobile wallet, ganun din po ang pagpasok, deposit, top up, or paglabas, pag-claim, or pag-withdraw. Lagi pong tutok dito sa CBRC.tv. Ito po ang Peaceabilities, brought to you by KSK SMB Co-op, your host, Arman Benko.